aqui. Ayusin na natin yung ano, yung pagkabilog niya. Eh tanggal na. Natanggal ko na pala yung ano dito. Yung mga sticker. Gumagamit ako nito para sa bilog. So, gamit natin para mabilis. Compressor natin. Silent compressor yun, kaya hindi masyado malakas. Hindi siya masyado maingay, pero 30 liters siya. Okay, sige guys, dyan muna kayo. May ulit. Okay guys, dito muna. Papatuloy ko lang ito. Ayan. Nagtatanggalin natin. Dito sa baba. Ayan. Ay, ito pa. Ayan. Ito. Ayan lang. Tanggalin natin ngayon. Okay guys. Ginawa natin kagabi yung dito sa ano sa gilid yung basag niya dito, winelding natin siya, winelding siya pero plastic din ang ginamit. And, tinanggal ko na rin yung mga pintura niya, tinanggal ko yung pintura, gagawin ko siyang matte black na lang siya lahat. Nakikita niya ngayon. Ayan yung pinaka crack na eh. Hindi siya crack, talagang tanggal talaga siya. Tapos yung ginawa sa likod. Dito tinanggal natin yung sticker. Ito yung tama niya. Mamasilya na lang natin yun. Papati.
dito tatanggalin ko yun. Tanggalin ko yung mga sticker dito. Para pag napati natin yun, nadiretso tayo yung pinto pa. Tanggalin natin yung sticker na yan. Lahat yung gagawin natin kulay matte black. Yung mga pala guys, ito okay na to. Nagawa na natin tong ano, brick level na to. Nakabili tayo, second lang siya pero pwede na. Saka ito, ito bago natin ito binili, brand new. Kasi walang second na ito, option parts kasi to. Option parts yung mga nandito na pwede mong bili. Buti nga, pwedeng palitan yung mga ganito. Kasi pag itong buong seat yan pinalitan mo, talagang aabot ka ng mahigit 15 to 20k. So okay na yun. Ito, pamasilyahin na lang natin to. Masilya. Masilya, masilya. Tapos liha. Ulit na lang. Gagawa natin yung ganito. Namiss ko na rin mag-like. Oo nga pala guys, kaya pala yun nasira. Kasi nung nag-ride kami na malamig, yung gulong natin, madulas. Pagliko ko ng stoplight, eh, dumulas agad yung likod niya. Kaya di naman mabilis. Saktong pagliko lang natin. Buti nga yung tangke natin ulang tama. Okay guys, dito muna gagawin ko muna ito, tatanggalin ko muna yung sticker na ito. Good morning guys. Ito yung update nyo sa motor natin. Noong nakaraan, pininterahan ko na ito ng matte black. Ayan, naayos ko na rin yung dito na gasgas nya. Pati yung kabilang play rings. Ito pininterahan na rin natin ito, matte black. Matte black. So ito hindi ko na tinanggal sa body niya, parang ang daming tatanggalin. Magtatanggal pa ako ng wire dito sa linker niya, nasa ilalim kasi. Yan, hindi ko nababaklasin. Okay na yan.
Hindi naman pang ano, pang samantala lang naman tong pintura natin. Tinakpan natin ng scotch tape para pag pintura natin mamaya dire-diretso. Dito rin sa kabila na pintaran natin yun, matte black din yung tangke, yung tangke kasi baka ibalik ko to sa original flarings nyo. Wala pa kasi ma-order na ako ngayon. Pag umorder kasi ng flarings, lahat to kasama, ito, ito pati yung likod, yung tangke lang wala. Pero yung tangke kasi hindi ko pipinturahan ng matte black na air kasi baka balik nga natin sa original yung clearance nya pag nakaroon ng order. Order na tayo. Ang pansamantala ganyan muna. Nga pa lang guys, ito yung nangyari yung sira nung nakaraan. Tingnan nyo yung video na papakita ko sa inyo mamaya. Yan. Inano ko lang siya. Winelding ko lang siya ng plastic. Tapos para hindi talaga maghiwalay siya sa ilalim niyan. Dito sa pinakaloob, sa ilalim niyan, meron yung patty para tumigas siya, hindi siya maghiwalay. Yung patty nandito dito sa loob, makapal. Eh hindi siya basta-basta, hindi siya basta-basta masisira agad. Ngayon itong tangke. Ngayon kulay blue siya, tapos lahat siya kulay black. Baka gawin ko lang dito plasti dip yung ano, rubber paint yung pwede mong tanggalin pagka ayaw mo na sa kulay. Baka ganun gagawin natin. Kaya ngayon tirahin ko tong ulo niya. Tsaka may nakikita kasi ako parang mas okay din yung glossy kasi parang nasimulan ko na sa matte black eh, tapos lalagyan ko ulit ng paano ba ang glossy ng clear. Hindi ko alam magiging tsura niya na kasi panibagong baklas na naman tayo pag pinintara natin ng clear. Ito sana, ito dito ko sana te-testing yung clear. Ito, titignan ko sana kung matte black kasi siya. Ngayon, titignan ko kung pag pininturahan ko ng clear kung mas bagay ba o ano ba. Kaya titignan ko muna. Try muna natin isa. Okay, sige guys, update ko kayo agad. And guys, nilalagyan na natin ng clear coat yung ano, mga flarings nya. Kanina naka matte black sya eh. Tapos yung head nya, yan, naka black na rin. May konting clear coat na mga dalawang patong pa. Tapos isang flarings, yan, tinitira na rin natin ng clear coat. Mamaya tapos to. Ito yung una kong pinintulaan. Ito ako, okay naman siya. Rintab naman siya. Ang ganda naman pagka clear coat niya. Kaya nilahat ko na. Tapos itong likod, hindi pa. Tingnan kung babaklasin ko ba siya o diyan ko na rin pipintarahan eh. Kasi yung mga wiring niya sa loob. Ako naman kaya ko naman siyang tanggalin ka. So, parang ang ano, hassle. Ang ko lang. Mamaya lalas ko na yan para ano. Tinayin ko muna itong mga nandito na. Para bang pinapatuyo ko itong tatlo. Tatanggalin ko na yung puwetan. Yung tangke baka bukas ko na yan. Ano lang naman, rubber paint lang naman yun eh. Kaya saglit lang yan. Okay guys, update ulit ko kayo. Yan guys.
guys. Pinatungan na natin na isang pato ng clear. Mga pala, can spray lang ginagamit ko dito. Hindi na ako nag-compressor. Wala kasing pwesto. Kaya, can spray muna. Gagawa mo na ako guys para mabilis matapos. Okay, bye bye. Hello guys, ito na pinturahan natin yung likod niya. Lagyan na natin ng clear. Hindi ko na siya tinanggal. Lagyan ko na ng tip yung mga tatamaan ng pinturang clear. Clear naman yan. Kaya okay lang. Ayan. Isang patong pa. Yung tap niya. Tapos mga ilang araw, liliyahin natin siya ng 2,000 sandpaper. Saka natin i-co-compound tapos ipapolish natin. Ibababing natin para mas maganda yung pagkaala ng pintura niya. Ayan. Pasensya nyo na ako guys. Nabubulol ako. Talagang first time ko itong ginawa eh. Sasalitaan ng walang kausap eh. Ayan yung ulo niya. Okay na rin yan. Tapos na rin yan. Tapos yung side. Ayan. Kapal na rin yan. Kaya lang patong na ako dyan. So, ito yung right side. Ganda. Tintab. Yan siya. Bukas ko na yung tank ko. Yung tank kanya bukas na lang. Kasi may pasok pa ako mamaya. Tuwing pag-uwi ko lang ito nagagawa eh. Galing trabaho. Ayan. Bibigyan natin ng oras. Salamat kasi natin. Kaya nasira eh. Kaya nasimple lang eh. Kahit grip naman siya na tayo. Pero nung araw kasi na yun, malamig kasi. Sobrang lamig niya yung kalsada. Ewan ko, biglang dumulas. Pero okay na yan. At least nagawa natin ng maayos. Gusto ko sanang pinturahan yung mugs din eh. So hindi ko lang kung ano kulay. Pag-i-shape mugs, search pa ako ng magandang kulay. Pansamantala, natapos natin yung pintura sa playlings. Okay guys, balitaan ko kayo pag nakabit ko na ulit. Napatuyuhin ko na lang to. Thank you. Let's see. Hello guys. Napintura na natin yung tanke niya. Ayun na. Black na siya lahat. Hindi ko na siya tinanggal. Pero tinaas ko yung ano niya. Yung sa harapan.
para nakatayo. Ayan. Lahat na nilagyan ko. Mahirap pag may tape eh. Baka masira na naman. Tsaka itong windshield pala natin. Ito. Kung makikita nyo ito nung nakaraan. Clear siya. Kulay clear siya. Ngayon nilagyan din natin siya ng spray sa loob. Tinanggal natin. Tapos sprayan din natin ng rubber paint. Katulad na itong sa tank, rubber paint din yan. Kaya guys, ito pala yung ginagamit ng rubber paint. Pagaya mo na, tatanggalin mo na lang. Ayan. Oh, black na siya. Papatayin lang muna natin. Tapos hugasan natin. May baka mamayang hapon na para matuyong-tuyo talaga siya. Ayan. BSXR 1000 2003 model. Ayan. Magkakabit naman tayo ng mga sticker para mas lalong gumanda siya. Ito yung tayo ng mga sticker na pwede ilagay sa kanya. Alive na naman siya. Pwede na. DIY paint yan. Susunod. Makapalitan din natin yan ng ibang kulay. Nagsawa tayo yan sa itim. Tsaka baka sa susunod hindi ko na siya i-paint ng kan. Baka sa susunod yung compressor na mismo gagamitin natin. Okay guys, balitaan ko kayo ulit pagkatapos niya. Baka bukas may ride kami. Thank you sa pag-aabang.